Sabi rito sa balita, mga kababayan, patian niya si Lord. May GCash na. What? Pati yung Panginoong Diyos daw, mga kababayan, may GCash na. Paano nangyari yun? Sabi rito, larawan ng QR code sa loob ng simbahan, instant viral. May pagpipilian na. May pagpipilian ng digital transfer para sa monetary church offering. What? Advance mag-isip po. Yung simbahan na to, inadapt agad yung programa ng ating gobyernong digitalization. What? di ba? Ngayon, ito, ipapaliwanag natin ang medyo malalim-lalim kasi ang akala lang ninyo, simpleng strategy lang ito para maging madali yung pagbibigay ng church offering, yung tithes. Ayan ang akala po ng marami. Ay, may sabi ko sa inyo, may malalim po itong dahilan. It could be, mga kababayan, aware sila or possibly, sumasakay lang sila, mga kababayan, sa technology para mapadali yung pagbibigay sa simbahan. But the truth is, kasama ito sa sinasabi natin, somebody is pulling the string. It is an antichrist device of control. Iwan ko kung aware sila. Pero with this news, ibibigay natin mamaya yung detalye kung bakit nasabi natin ganito. Sabi rito, may pagpipilian ng digital transfer para sa monetary church offering at para sa iba pang donasyon ang isang simbahan sa Paranaque City. What? Magaling din yung nag-isip nito. Viral sa Facebook ang larawan ng QR code para sa digital transfer ng church donations sa Our Lady of Unity Parish, Diocese of Paranaque. Yung QR code siguro, familiar na kayo. Yung square na may mga dot-dot. Una, dinisplay nila because of the pandemonium, trace together. So, mag-upload ka ng, ng application. Then, ipipicturean lang ninyo yung QR code doon para sa trace together. What? During the pandemonium, but sabi ko sa inyo mga kababayan, it will be the tool for buying and selling. Kanina nga, galing ako sa bangko, cashless na po, digitalization, and hindi ka basta makakubra, mga kababayan, kung hindi may confirmation. Di ba may PIN number? Password, PIN number? Hindi na yon. Pinalitan na ng ibang mga bangko, mga kababayan. May confirmation pa, facial recognition na. Kung hindi facial, mamili ka. Yung thumbprint mo, di ba may thumbprint tayo sa bangko nang mag-open tayo ng account? O nandoon na din, mga kababayan, sa ATM, sa machine, kailangan facial recognition or thumbprint for confirmation before kang makakobra. What? Tapos may nakalagay pa doon, scan QR code. QR code. What? Sabi rito, biro pa ng uploader, pati si Lord, may GCash na. Ito ba?
And then sinasabi ko sa inyo, ngayon ang tanong, hindi kaya ito papunta na doon sa Mark of the Beast? Marka? It could be the digital mark, mga kababayan. Ngayon sabi ko sa inyo, sa future po, wala nang pera, cashless na siya. Ang GCash is one form of digital transaction. It's cashless. Transfer lang, di ba? Walang physical money. Pinapaoso nila po. Yan ang totoo niyan. Pinapaoso nila. Because that is the direction of the world economy controlled by the Antichrist. And the church is promoting it. maybe aware sila or hindi aware. This is just, part of the technology, progress in technology or advances in technology in which inavail nila yung technology. Pero sabi po sa Revelation, yon ang direksyon ng mundo. You cannot buy or sell. Save he that had the mark. O ngayon pauso na yung facial recognition, mga kababayan, sa bangko. Sa kanilang Facebook page, pariyong GCash QR code din ang makikita sa kanilang cover photo na pwedeng pagdalhan ng mananampalataya sa kanilang daily mass. What? Sa pamamagitan ng Facebook broadcast, maaring makadalo virtually sa kanilang misa kada 7:30 ng umaga mula Lunes hanggang Sabado at kada 7:30 alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon bawat Linggo. Sa pag-uulat na ito, nasa 24,000 reactions at 22,000 shares na ang naturang Facebook post, kaya viral na po siya. Pariyong kinaaliwan ng marami ang anilay high-tech ng tradisyon maging sa simbahan. Yung tradisyon sa pag bibigay ng tithes, high-tech na rin po, mga kababayan. So ano ang ibig sabihin nito po? Ang ibig sabihin nito, palapit ng palapit yung situation na mawawala na po ang physical money. And it was, announced mismo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Noong ang governor pa, si yung present, si Diokno, hindi si Chel, si Ben Diokno, nasa video mismo, digitalization, ang ibig sabihin niya ng digitalization, in the future, we will not print anymore physical money. Hindi na sila mag-imprinta ng pera. So possibly, yung polymer na kwartang naging controversial po, last na yon. Because we will go digital. In all transactions natin, cashless po siya. In that technology, sinasabi ko sa inyo po, will become the tool of the last great dictator, the Antichrist. He will use that technology. Maniwala kayo sa hindi. Cashless po ang technology ng Antikristo. It was written 2,000 years ago, mga kababayan, by Saint John the Revelator when he was exiled in the island of Patmos. Pinakita sa kanya ng ating Panginoon mismo, Revelation or pahayag, Apocalypsis, the last book, mga kababayan, sa New Testament, ay mismong revelasyon ng ating Panginoon. Ng ating Panginoong Hesukristo kay Saint John
Basahin ko sa inyo po. Dito sa inyo international version para malinaw yung ano, malinaw yung translation po. Revelation 13 verse 16 to 18. It also forced all people. Pupuwersahin ang lahat ng tao as in all. It also forced all people, great and small. Mayaman ka, mahirap, pupuwersahin ka. Rich and poor, free and slave, to receive a mark on the right hands or on their foreheads. So, mamarkahan po. Question, could it be the, you know, the future of this so-called QR code? Na ang sabi ni Schwab, ang future natin in the fourth industrial revolution, mga kababayan, it is the fusion of man and machine. Ngayon po, sa bangko, facial recognition po yung para ma-confirm na ikaw nga yung may-ari ng account at pwede kang kumobra sa ATM. Or ito, kanina, tinest ko. Pinapaoso nila. In this time, pati sa pagbibigay ng tithes, cashless, QR code, pinapaoso po nila. So you'll become used to it. Pag ikaw nasanay na magamit, you will not resist it in the future. Kasi ang rason mo, dati na namin na niya itong ginagawa. But in the future, yung mga nasanay na, you will not resist the mark. Nasanay ka na eh. Parti man ang technology ito eh. Advances sa technology. Of course, tama kayo doon. But the technology na gagamitin ng Antichrist to control humanity, ito na nga po. The Antichrist will use technology to control humanity. Napakalinaw oh, at pupuwersahin yung mga tao. It also forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark. Mark is a technology, pamamaraan, gamit on the right hands or on their foreheads. Kaya sinasanay tayo sa... Una yung pandemonium, temperature nga ano, scanner. O di ba nasanay tayo, hindi na tayo mag-resist? Ganyan nasanay gano'n eh. Kaya yung makakaintindi lang nito, yung may wisdom galing sa ating Panginoong Diyos, yung may wisdom galing sa kanya. So that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of its name. This calls for wisdom. So kailangan may wisdom ka. Pag hindi, hindi ka man. Hindi mo maintindihan ito. Ilan sa inyo ang mayroon ng wisdom galing sa Panginoon? O, yun man lang po ang ma-appreciate itong ano, sinasabi natin. Let the person who has insight calculate the number of the beast, for it is the number of a man. That number is 666. The Trinity of Man, mga kababayan, 666. The man na gusto niyang kilalanin bilang Diyos dito sa mundo, o yun. Madaling sabi, siya po yung Antikristo. He must be very, very active this time, somewhere in Europe, collapsing the the economy at ginagatungan yung mga bansa na mangkampi-kampi para sa gira, para pumasok na tayo sa new age nila, at pumasok tayo sa tinatawag ni Klaus Schwab na fourth industrial revolution, na ang tao, you cannot buy or sell.
pag wala kang marka. That could be the direction of the QR code na pinopromote ng church. Ano tingin ninyo, mga kababayan? Tawang-tawa ka niya, Mr. Maravich. Excited po kaming mga believers kasi ibig sabihin niya, totoo yung binabasa naming libro. Di ba? Kaya excited kami na i-implement sila. I-implement siya. Anyway, in the twinkling of an eye man lang po. Napakabilis yung evacuation. Kaya wala man pong dapat ipag-alala yung mga totoong nananampalataya. Mananampalataya pala. O, ito po, Firmax, firming and lifting cream, pinapahid sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, anti-aging sa mukha. Twice a day, pahid po ninyo. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients, try po ninyo ito. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa kasi siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Ay, yung mga inquiries pala ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger. Bye-bye po. God bless.